Friends, as we mentioned earlier, today the Church observes the solemnity of Christ the King. Ito po ay isang malaki at mahalagang pagdiriwang sa ating simbahan sapagkat hindi lang natin ginugunita ang paghahari ni Kristo, atin ring inihahanda ang ating mga sarili sa pagpasok ng bagong liturgical year. So join us in the next few minutes. Ating linangin ang ating kaalaman ukol sa iba't ibang panahon ng pagdiriwang sa ating simbahan. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. To see years ago, in my first assignment as a parish priest, a young parishioner came to me and asked, "Father Chito, bakit po paiba-iba ang kulay ng istola na ginagamit ng mga pari?" Tapos po, sa pagsisimula ng misa, may binabanggit na panahon ang commentator. Alam niyo po, whenever I receive questions, especially from the young ones, I am glad to see their interest and eagerness to know more about our faith and our traditions. At ito po ay mahalaga para sa akin bilang isang pari. Ngayon po, marahil marami sa inyo ay ganito rin ang katanungan. Friends, the colors that we use, the scriptures that we read, and the ceremonies we perform are all based on what we call the liturgical calendar. Liturgical calendar is the official calendar of the Church. This is different from the usual calendars that we use at home or in the offices. Yun naman po ang tinatawag na Gregorian calendar. Unlike the Gregorian calendar that is divided into 12 months, our liturgical calendar is divided into 5 major seasons of celebrations. These are Advent, Christmas, Lent, Easter, and the Ordinary Time. Each season has distinct theological emphases and modes of prayer that are signified by various church decorations, the colors of the vestments of the ministers, the scripture readings, the themes of addresses, homilies, and salutations. Kaya naman, iba't iba ang kulay ng mga istola na ginagamit ng mga pari dahil ito ay iniaakma sa kasalukuyang panahon ng pagdiriwang. The Advent season is the time when we prepare ourselves for the first coming of the Messiah, or the Nativity of Christ. In our tradition, we assemble an Advent wreath to mark the passage of this season. Purple is the color widely seen inside the church during this season because it symbolizes the royalty of the coming King, Jesus Christ, and the penitential tone of Advent. After Advent comes the Christmas season. This is the time to celebrate the birth of our Lord Jesus. This season includes the solemnity of Mary, the Mother of God, the Epiphany, and the Feast of the Holy Family. We see the colors white and gold in the vestments of the priests and other ministers and in the mantles of the altars to signify this joyous season. Pagkatapos naman po ng panahon ng paghahanda para sa Kapaskuhan o Adviento at ang dakilang araw ng Pasko, sasapit naman ang unang yugto ng ordinaryong panahon. Sa maikling panahon na ito, tayo ay inihahanda sa mga susunod na panahon ng pagdiriwang.
Ito ay nagsisimula sa linggo ng pagbibinyag kay Jesus sa Ilog Jordan. Kulay berde naman po ang ginagamit ng simbahan sa panahong ito dahil sinasagisag nito ang panahon ng pagtubo or season of growth. Following the first period of the ordinary time is the season of Lent. This is the season when we prepare for the commemoration of Jesus' passion, death, and resurrection. Our observance of Ash Wednesday is the beginning of the season of Lent. This is also the time when the color purple fills the church because it symbolizes penitence. Lent leads us to the Paschal Triduum, or the three-day commemoration of Jesus' Passion. Ito ay ginagawa tuwing Huwebes Santo, Biyernes Santo, at Sabado de Gloria. After Lent follows the Easter season with the Easter Vigil. This is the season when we Christians celebrate the triumph of Christ over death in His resurrection and our sharing in His new life through baptism. Like Christmas, the colors white and gold are used by the church from the mantles and linens up to the vestments of the ministers. Tuwing Pasko ng Pagkabuhay o Easter, atin pong sinisindihan ang Paschal Candle na sumisimbolo kay Kristo na siyang liwanag, ang tanglaw ng mundo. This season ends with Pentecost Sunday. On this particular Sunday, the color red is used by the church to signify the flame of the Holy Spirit. Pagkatapos po ng Lent o Kwaresma at ng Easter o Pasko ng Pagkabuhay, sasapit naman ang ikalawang yugto ng ordinaryong panahon. At mas mahaba po ito. Katulad sa nauna, berde rin ang ginagamit na kulay. Nagtatapos ang panahon na ito na siya ring pagtatapos ng isang liturgical year sa isang malaking pagdiriwang, ang Solemnity of Christ the King na siyang ating pinagdiriwang ngayong linggong ito. Siguro nais ninyong itanong, bakit po ang Solemnity of Christ the King ang finale sa ating liturgical year? Sapagkat kinikilala natin siya bilang ating hari at tagapagligtas. Ating inihahayag ang ating pakikiisa sa kanyang paghahari. Dahil sa wakas ng panahon, ang kanyang paghahari na lamang at wala nang iba, yon ang kabuuan at kaganapan ng ating buhay. Ayon nga sa mga kasulatan, siya ang Alpha at Omega, ang simula at wakas. Friends, we hope that we have given you a simple understanding of the liturgical calendar and seasons. Bilang mga Kristiyano, naway ating abangan ang kanyang muling pagbabalik ng may sigla at kagalakan sa pamamagitan ng ating paglahok sa mga selebrasyon at pag-aalay ng ating simbahan para sa kanya. Till our next meeting, may the good Lord bless us all.